Kamusta kayo mga kaibigan? Ngayon ay alamin natin ang Blood Compact o El Pacto de Sangre. Noong unang panahon, isa sa mahalagang bagay ang pagbibigay ng ating tiwala sa ibang tao. Ang tiwala ay hindi ito basta lamang binibigay, kundi ito ay pinapalagad. Sa isang kasunduan, dito ginagamit ang ating matinding pagtitiwala. Tiwala sa iyong sarili at sa iyong kasunduan. Sa ating panahon ngayon, ang kasunduan ay maaaring maisagawa lamang sa paggamit ng papel at pagsulat. Ito ang tinatawag nating kontrata o diplomatikong ugnayan. Na kung saan ay napakaloob sa isang papel ang kasunduan ng dalawang panig na kailangan pirmahan upang maging tiyak at magsilbing katibayan. Ngunit, paano nga ba nagkaroon ng kasunduan ang ating mga sinaunang ninuno? Iyan ang ating kailangan alamin at ating talakayin. At ngayon ay pag-aaral natin kung paano ito gagawin sa modernong paraan. Kaya tara na't alamin natin ang Blood Compact. Isa sa lugar ng ating bansa, kung saan naganap ang isang pangyaring tila nag-iwan ng malaking epekto sa ating kasaysayan. Ang pangyaring ito ay tungkol sa magkabilang panig na kung saan ay nagkaroon sila ng kasunduan para sa isa't isa. Ito rin ang isinasabing unang naging kasunduan ng kapayapaan at pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansa na magkaiba ang lahi at ang paniniwala. Ang pagbigay ng respeto at pagkakapantay-pantay ng kasunduan na ito ay tinatawag na sandugo, na ang kahulugan ay iisang dugo. Ito ang tinatawag nating Blood Compact sa wikang Ingles, Pacto de Sangre sa wikang Espanyol, at Sandugan sa wikang Filipino, na kung saan ay naglalagay sila ng maliliit na hiwa sa kanilang braso o dibdib. Sa mga pagpatak ng kanilang dugo mula sa kanilang katawan ng kanilang hiniwa, sasawurin at hahaluin nila sa isang baso na mayroong alak. Matapos itong patakaran ng kanilang sariling dugo ng mga magkakaibang-ibang panig, ito na may pantay-pantay nilang hahaluin sa kanyang-kanyang sariling baso ng mga ninuno at sabay-sabay nilang iinumin hanggang ito ay maubos. Sa pag-inom ng alak na may halo ng kanilang sariling dugo at alak, ito ay nagsisilbing katibayan ng kanilang pagtitiwala, pagkukumpiyansa at pagkakaibigan. Katulad ng mga yan sa likod ko. Kilala rin siya bilang isang bigong mananakop na siya ay mapatay ng ating kapwa Pilipino na sila Pulapu. Ngunit bukod pa rito, si Magellan ay nakilala rin noong nagsasagawa siya ng sanduguan kasama ni Rahu Mabod bilang tandaan ng kanilang pagkakaibigan. Lingid sa ating kaalaman, 44 na taon na nakalipas ay muling nasundan ng ganitong pagkakataon. Muling sinagawa ang sanduguan sa isla ng Bohol noong taong 1565 ni Nadato Sigatuna, ang pinuno ng Bohol at si Miguel Lopez de Legazpi. Kagaya ni Magellan, si Legazpi rin ay taga-Europa na nagsasagawa ng ritual kasama ang ating kapwa Pilipino bilang tanda ng kanilang pagkakapatidhan. Narito ang patunay ng kanilang isinagawang sanduguan. Ito naman ang mga examples ng Blood Compact. Ito ang nag-iisang patunay na totoo ang sandugo. Ito naman ang mga ilang mga larawan na nagpapakita ng sanduguan sa totoong buhay. Ang mga larawan na ito ay kuha mula sa Sandugo Festival na ginaganap tuwing buwan ng Hulyo sa Isla ng Bohol. Ito ay upang alalahanin ang kapatiran ni Legazpi at Sigatuna na sinasabayan ng mga Boholano ng iba't ibang tampok na kaganapan kagaya ng street parade, street dancing competition at reenactment of Blood Compact. Bukod pa rito ay may nagaganap ring mga misa, grand fireworks at sports tournament. Isang halimbawa na aking nakagilap sa internet na ginamit ng dalawang leader ay tugo.
upang ang kanilang pagkakaibigan ay maging matatag at maging isang pamilyang habang buhay. Pwede nating sabihin na ang sanduguan o kilala natin sa tawag na Blood Compact ay nakalipas at naiwan na sa nakaraan. Ngunit maaaring buhay pa rin ang diwa nito sa ating mga buholanong kababayan. Ngunit sa ibang panig ng mundo, maging sa ating bansa o maging sa buong mundo, bihira na ang mga ritual na kagaya nito. Lalo pa at nabubuhay na tayo ngayon sa 21st ng siglo na kung saan ang bawat isa, bawat kultura at bawat na kaugalian natin ay nabago na. Dito sa painting na ito, may kita ang pagsasagawa ng Blood Compact. May kita dito na ang dalawang panig o tao ay pinagsasama ang kanilang dugo at inihalo sa alak upang inumin. Ang mga tao sa likod ay si Magellan at si Lapu-Lapu. Nagsagawa din sila ng Blood Compact. Palagi nating tatandaan, dumaan man ang maraming taon, magbago man ang mga tanda ng pagkakapatiran. Sa huli, ang mahalagang bagay na ating isinangalang-alang ay ang pangako at tiwala. Pwede naman natin gawin ang Blood Compact or El Pacto de Sangre sa hindi marahas na gawain. At pwede humanap ng kapalit, kagaya ng pag-inom ng dugo, ay red wine na lamang ang gagamitin upang magkaroon ng simbolo na pagkakaroon ng kapatiran or brotherhood.